Mami! 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 Si Mami! Iniwan ako ni Mami! Ay, gumising ni Mami! 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 Please naman! Please naman! Sabi mo, hindi mo ako iiwan eh! Mami! Please! Please mo ako iiwan! Gumising ka! Gumising ka! Let, maupo ka muna. RJ, alam na ba ni Zoe yung nangyari sa mami niya? Ang sabi ni Analyn, sinamahan daw siya ni Naluk kanina sa morgue. Kamusta na kaya si Zoe? Sigurado ako nahihirapan siyang tanggapin na wala na yung mami niya. Tawagan mo na si Doc Luke. Hello, Doc RJ. Doc Luke, how's Zoe? She locked herself inside the room pagkatapos kong ihatid sa condo. She still can't believe patay na si Tita Moira. So tingin mo, haharapin niya ako pag pinuntahan ko siya dyan? Doc, I don't know. May mga kaibigan kaming tumawag sa kanya pero pati sila ayaw niyong pansinin. Si Joy lang talagang kausap niya ngayon. Ha? Okay. Let's just let her grieve for now. Sino pala nag-asikaso ng burol ni Moira? Yung kaibigan niya, si Tita Narisa. Sige. Anyway, pag may kailangan ka, please let me know, okay? And Luke, pwede ba? Huwag mo muna iwanan si Zoe. Yes, Doc. Kami po bahala. Hindi namin siya papabayaran. Maraming salamat. Lynette, I don't think this is the right time na kausapin si Zoe ngayon. I can't imagine what she's going through right now. So far, okay pa naman pa yung stats mo. Kamusta na si Moira? Ano palang balita sa kanya? Eh, patay na si Ma'am Moira. Wala na siya. Ano? Patay na si Moira? No, yun din reaction namin eh. Pero ang sabi, confirm na daw, nasa morgue na daw yung katawan. Sigurado ako maraming natuwa kasi wala na siya. Eh kayo, di ba kasabot kayo? Di ba Timoyra kayo? Nagawa ko lang naman yun kasi sinabi sa akin ni Moira. Tsaka pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. To think that I was even thinking of giving ourselves another chance to be a family unit ni na Justine. Yung pala pinasasakay lang ako nung Eric na yon. Ma'am, mabuti na lang nalaman nyo kagad bago pa tuluyang nahulog yung loob nyo kay Sir Eric. Well, maswerte pa rin ako doon. Tama ko kayo, ma'am. Samantalang ako, nakasal na ako kay Carlos bago ko pa nalaman ng lahat-lahat tungkol sa kanya. Oo naman. Ano yun?
magsasampa po ba kayo ng kaso laban kay Sir Eric? Yeah, I'm talking to my lawyer. Kay Justine po. Honestly, hindi ko pa alam. Naintindihan ko po. Siyempre, anak niya po yun eh. Ano? I want her to pay for what she did. I'm just not sure if putting her in jail is the best punishment for her. Ay, ma'am, excuse me lang po. Si Analyn po nag-text. Tinext po niya sa akin yung details po sa wake ni Moira. Pupunta po ba kayo? You know what? I already saw her dead. That's enough for me. Alam ko anong mangyayari sa akin ngayon. Sigurado ako alam na ng mga tao yung nagawa ko. For sure, pinag-chismisan ako ng mga tao dito sa Apex. Pero ano din, nang yun, kaya kong tanggapin yun eh. Pero yung galit sa akin, si Mommy. Ayun, hindi ko kaya tanggapin yun. Madali, nagawa ko lang naman yun kasi natakot ako na baka mawala ulit sa buhay ko yung nanay ko. Kaya sumunod ako kay Moira. Pero alam ko, mali ako. Mali yung nagawa ko. Oh, Justine, mali yung ginawa mo. May mga naging maling desisyon ka din. Pero ang importante, pinilit mong gumawa ng tama. Analyn, maraming nasaktan na tao dahil sa akin. Dahil sa nagawa ko. Namatay si Kelly dahil sa akin. Isipin mo yun. Pero buhay din ako ngayon ang dahil sa'yo kasi niligtas mo ako. Sapat ba yun? Enough ba yun para maabswerto ako sa nagawa ko? Usap na ba si Mommy? Natanong mo ba siya kung anong plano niya? Ngayon napatay na si Moira. Papakulong niya ba ako? Papakulong niya ba ako? Hindi ko alam kung anong gagawin ng Mommy mo eh. Pero ba't di mo kaya siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa kanya. Tingin mo kakausapin niya ako.
Hindi natin alam kung di mo naman susubukan, di ba?